mga gardener, no? Nandito tayo ngayon sa Atsal area, no? Dito sa harapan ng aming TVL building, no? Kita ninyo ang dami-daming bunga, no? Pero parang kuan na matagal ito. Hindi ko na lang siya pinutol dahil namumulaklak pa. So ngayon namumunga siya ulit. Ang dami, oh, tingnan niyo. Ayan dito. So sayang naman, no? Ayan, oh. Ayan dito. Oh, halika man. Lapit ka dito. So dito rin, oh, tingnan mo, oh. Sang-sanga lang ang daming bunga. Ayan. Ito. So namumunga pa talaga siya. Akala ko almost to end na siya kasi sobra na. Parang ilang beses na nag-harvest. Oh, ito, nag-harvest ako ngayon. Ang laki-laki ng mga bunga niya, oh. So, patuloy natin itong alagaan. Next week, I will call my grade 12 students para sa pruning namin or rejuvenating activity. Kasi nakikita ko, subukan ko lang. Kung pwede ba ang mga atsal ipro-prone. O, tulad nito, o. Ito ka. Dito ka. Tulad nito, o. Parang wala na. Hindi na siya mamumunga. Pero, subukan natin itong ipro-prone. Or iratuning hanggang dito, no? Baka magbago siya, mag-rejuvenate. Tulad niyan. So, wala namang... Wala namang ano... Wala namang mali dyan sa pagtatry, di ba? So, baka mapakinabangan pa kesa magtanim tayo ulit. Matagalan pa yan. Ayan, oh. Ito, tingnan nyo. Oh, ang daming bunga. Ayan, saan hinog, ma'am? Ah, dito. Ayan. So, yan mga... Sana kung malaki ang area, oh, marami tayong kuha ngayon. Pang ilang beses na itong harvest. So yan mga kagardener ko, no? Ito. Patuloy lang tayong maglaan ng panahon para sa pagtatanim. Maliban na may supply ka na sa kusina, kikita ka pa, di ba? Oh, yan, oh, ang laki-laki ng mga bunga, mga kagardener ko. Yan. So mamaya, bakit hinarvest ko ito? Pinilian ko na yung mga malalakit, mga matured. Kasi pakita ko sa inyo yung pag-i-spray ng organic fertilizer at saka pesticide yung kahapon na ating sinala, no? Nandoon na yon. Okay. Meron pa dito, mang, oh, hinog. Ayan. Ito asawa ko. Ish. Pinakamagandang asawa sa buong mundo yan. Bastos. Basta asawa. Hindi yan kasali sa vlog. Hindi yan kasama sa vlog. Ay, pabayaan nyo. O ito. Oh. Ayan, may uod sila, no? Oh, napabayaan kasi yan. Ayan, tapon na lang yan. Maging fertilizer pa yan dyan. Okay. So... Patuloy lang mga kaibigan or mga gardener. Kasi pag sabi pa nga, pag may itinanim, ano 'yon? May aanihin. Ayan, oh, tingnan niyo, oh. Namumunga pa talagang atsal natin, oh. Kulot-kulot na 'yung mga dahon, that's why gusto ko i-propron. Subukan natin kasi dito, oh, tingnan niyo, oh. May mga young shoots na siya. Ito, pwede na sigurong putulin. I will just try, no? By next week, I will invite or I will call the attention of grade 12 students to conduct the pruning or if possible, ratoning. No? Iba kasi yung ratoning at saka pruning. Okay, yan lang muna ngayon, mga kaibigan. Nandito tayo, nakakuha siguro tayo ng 1 kilo sa liit ng ating area. Isa area. Yan dito. Marami kasing namamatay dito. Kung hindi lang ito namamatay. Ayan.
Ito naman, singkamas yan, ha? I tried, no? I experimented singkamas. Yambi, no? To, doon rin. Ito, I experimented. This is my first time also na magtanim ng singkamas. Then dito naman sa gilid, sayang naman yung space. Tinamnan ko ng mga kamatis. Ayan, oh, matataba din ang mga kamatis natin. Ayong mga puti-puti na dyan, mga eggshells yan, dry eggshells. Okay, I ask that free from yung gumagawa namin dito ng mga cake. Sa isang buwan, isang sako ng eggshells. So, I let it dry under the sun, then press it, then mix with soil. Siguro, isa rin yan sa mga rich in nutrients. So, kung yung kamatis natin, matataba sila. Ayan. May so, mayana din. May mayana din. Para pang tambal, pang gamot ng sugat. Ayan. So, maraming salamat sa inyong panonood. Sa susunod na naman. Oh, kasamahan namin sa TLE. Ito, si Sir Jenner Biahe. Small Engine Instructor. Ako din, si Ma'am Susan, Beauty Care, TLE. Hi! Oy, patingin ko sa inyo ang Baligian National High School, ha? I-view natin. Yan ang Science Laboratory namin building. Two-story. Jan. Yan ang two-story building. Academic. At ito ang three-story building sa TVL. O, nandyan si Sir Ivala Rosa. Nagkilo na sa kanyang atsal. Tingnan natin kung ilang kilo yung na-harvest niya. Araw-araw. Hindi araw-araw. Araw-araw kahit kunti lang ang kanyang area. Oh, tingnan mo ang area. Ito lang parang 2 by 10. 2 meters by 10. No, ito lang ang area pero may bago na naman siyang seedlings, di ba? Atsal yan. Atsal, then ito. Talong. Talong. Nako. Oh, para ito si Sir. Yan, para sa likod yan. Ang napakasipag kong asawa. Uy. TLE Agri-Crop Production Teacher. Dito. Okay. I-review natin yung isa pang area niya na prepared na. Handang-handa na. Tatamnan ko ito ngayon ng pitsay. Mamaya ibibidyo ko kung paano natin tamnan yan ng pitsay. Kasi yung area na ito, sa kabila ng building ito. No? So, other side of the building sa TVL. Pitsay ang tinatanim ko dito, mga leafy vegetables. So, i-broadcast ko mamaya or i-direct seeding yung buto ng pitsay. So, subukin natin ganun. Kasi kadalasan yung pitsay is transplanted. Pagkatapos, nagkaroon siya ng direct seeding pero by hill. Ngayon, pwede natin subukan yung tawag nating broadcast. I-broadcast ko yung mga buto ng pitsay dyan. Ito naman, baliti. Ah, kita mo, yan produkto ang bonsai ito, niya. Produkto ito ng mga grade 10. No? Grade 10 sa accessual production. This is marketed. Katapos, binonsai ko. No? Ayan. Ay, hanggang doon yan. Ah. Marami yan, 28, pero binigay ko sa pinakamamahal kong asawa yung tatlo. Dito, binigay ko rin for free pang decoration sa district office namin sa central yung dalawa. Naghingi kasi yon para kasi wala dong bulaklak doon. So, nandoon na yung dalawang bonsai na baliti. Okay, pero ngayon dito na, no? Pang beautification din, part ng ating agricultural production. Pwede rin kasing mga bulaklak,
Pwede rin mga vegetables. And then, pag sabihin natin agronomic crops, ay yung mga legumes na mais at iba pa. So, maraming salamat. Yan lang muna sa umagang ito. Magandang umaga.